ayan guys, share ko lang. Hindi gaano mainit ang panahon ngayon. Pero maalinsangan, kaya palamig-lamig muna tayo. Katatapos ko lang mag-lunch. Ayan ang aking mga tukmons. Ayan. Basta kung nasaan ako, nasa tabi ko yung mga yan, hindi yan umaalis. Ayan. Siguro napapansin nyo guys, marami akong basahan. Yung mga yan, basa yan. Kasi, sa sobrang alimsangan, kapag building kasi ang tinitirahan mo, yung lalo na ganito, nasa second floor kami, mainit din yung sahig. Kumbaga, hindi naman yung mainit na mapapasok ka, kundi parang bawat apak mo maligamgam, parang laging na, para bang may heater. Parang maligamgam ang sahig. Yan, nilalagyan ko ng basang-basahan. Ko, dyan natutulog. Ayun. Yung leather namin isa, bakbak na yan dahil kinagat-kagat na yan ni Choco. Pinagsawaan na nilang kagat-kagat niyan. So, yung mga basahan na yan natala ay basa. Tulad ng sabi ko, basa. Kasi, para circulate yung init sa loob ng bahay namin, lumamig kahit papano yung singaw ng electric fan. Ayun. Umaandar yan. Yung hangin niya, parang nakakapalamig yung basahan na basa. Para mag-evaporate yung lamig niya kasi nahaharina. Napipreskuhan yung aking mga aso. Kasi ang hangin itong cooler, kung saan lang siya nakatapat, doon lang malamig. Ayan, katulad niya, nakatapat sa akin. Malamig, masarap sa pakiramdam. Nakakaginhawa. So, paano naman yung aking mga aso? Hindi naman nakahawa. Ah, ito nga pala, na-i-adjust naman to up and down. Pero, still, hindi pa rin abot yung aking mga aso kung saan sila nandun. Kasi kung saan nga lang nakaharap yan, doon lang malamig. So, ang ginawa kong paraan, ayan, yung mga basahan, kumbok, down. Ayan, para yung singaw ng electric fan ay malimig, lalo kung umiikot yan guys, parang siyang ano, parang hindi naa-adapt ng hangin ng electric fan yung alinsangan sa loob ng bahay. Malamig siya. Parang tip ko lang dun sa mga katulad kung wala namang aircon at wala naman tayong pang-centralized natin ng aircon. Wala rin naman tayong aircon guys. Yan. Tip ko lang yan para hindi mahirapan yung mga alagaan yung aso kasi kawawa naman. Hindi man sila makapagsalita na mainit. Sila ay nahihingal. Pag napansin nyo na sobrang pula ng dila nila at nahihingal-ingal na ay ingat at baka sila ay mahit stroke. Ayan. Lalo na ang mga aso ko kahit astin yung mga yan ay mabalbon. Yan. Siya pa parang ang balahibo niyan ay bulak, napakalambot. Sarap siyang yakapin. Ayan si Pungok, wala yan, wala yan balahibo, pero syempre, ingalin pa rin yan, lalo na yung si Bebe, ang punso ko, ayan o, napakakulit niyan. Napakayabang pa. Choco! Yan si Choco ay merong bisita yan, may dalaw yan ngayon. Ayan, ginawa niya, hinubad niya yung panty niya, ayan o, hindi lang siya, ayan o. Umakit siya dyan sa side table, iniwan niya dyan yung kanyang panty. Kasi maluwag. Yan yung mga pinahihigong panty para sa kanya. So, ayan. Wala siyang panty ngayon. Mahabol-habol na naman siya kay Choco. Psst! Choco! Kisa may baba dyan. Baka umihi ko dyan sa upuan na. Pinasisigaw mo na naman ako. Hindi pa magaling ang ubo ko eh. Yan. Yan ang kwentong tukmol. Ayan ang aking tukmol. Ayan ang mga dagulo. Mga dagulo kong aso. Sobrang lalaki. Na kisame. Kisa! Ganyan lang ang itsura niyan, pero napakamahal ng pagkain kasi nagkaroon ng bato sa kidney yan eh. So, ayan guys, share ko lang sa inyo para maibsa ng ating init sa loob ng bahay. Kesa maglagay kayo ng yelo sa loob, sa likod ng electric fan, may nakita kasi ako nakasabit doon yelo. Delikado yon kasi baka mamaya mabasa yung motor ng electric fan, mag-post pa ng
ground. So, ayan na lang guys, kung marami tayong basahan, malinis naman ang ating basahan, or kaya bumili tayo ng bagong basahan para hindi naman nakakadiri tingnan, lagay natin sa sahig natin, para-parahan lang, para maibsan ang init ng ating mga alaga. Yan. Yan, diba? Para-paraan guys, mahirap ang buhay ngayon, mahirap makipagsabayan sa mga filterage. Kung hindi natin kayang mag-aircon, hindi natin magbayad ng mahal na bill ng kuryente dahil dito sa Pilipinas, ganito ang kuryente. Tsaga-tsaga muna tayo. Darating din ang araw, magiging aircon din ang bahay natin at centralized pa. Walang masamang mangarap, libre yan, di ba guys? Basta ako sa ngayon ay ganyan ang ginagawa ko na paraan. So, sa inyo, kung ano man ang paraan ninyong magagawa, ay respeto natin yon. Araw-araw kahit hindi naman nagagamit na pang punas or ano, kasi syempre yung mga alikabok, yung mga pagdaan-daan nila dyan, nadudumihan yan. So, kailangan natin sabunin araw-araw. Yan. So, ayan ang na-share ko sa inyo. Sana maka-inspired ang aking mga share. No, Choco? Maka-inspired ang aking mga share. Ang aking mga naiisip na hindi naman katalinuhan, eh, hindi ko alam kung naiisip to ng matabang utak o nakulangan sa abono. Basta, yun lang, share ko lang sa inyo na ang aking pampalamig sa aking maliit na sala ay basang-basahan. Kasi nandito lahat ng aking mga dagulo. Ito ang bonding moment natin, namin lang, kasi wala naman pala kayo. Pagka ganitong, anong oras na ba, alas dos na, lalo dito sa amin, pagka, kung hindi lang makulimlim ngayon guys, ganitong oras ay sobrang init na talaga. Oo, sobrang init na talaga at halos ayaw ko nang umalis sa tapat ng cooler kasi parang feeling ko lahat ng dugo ko nasa ulo ko na at malapit nang pumutok. Huwag naman sana. Pero yun nga, share ko lang na yan ang ginagawa ko sa ngayon para maibsan yung init sa loob ng bahay. Para ba, feeling ko kasi nag-evaporate yung lamig ng basahan kasi nga nasa sahig. Tapos guys, ang kagandahan pa pag inalis mo yung mga basahan na yan, ang lamig ng sahig. Yun, ang sarap apakan. Ako pa naman guys, hindi ako nag-chinela sa loob ng bahay kasi gusto ko, nararamdaman ko kung rough na yung sahig namin, kung marami na bang buha-buhangin, alikabok, ganon. Ewan ko, nasanay ako ng ganon eh. Gusto ko yung nararamdaman ko kung marumi na ba yung sahig namin. Yan. Kaya sabi nila parang, kung hindi lang nasisira yung mga yan, mga excuse na yan, mga pagandang aso, yung kasi nila yan eh. Yan ay laging maganda. Yan. Yung pintura ng aming pader ay pinupunasan ko yan araw-araw para laging bagong pintura. Pero, ayun nga. Ang purpose ko lang naman dito sa video nito ay ma-share sa inyo talaga kung paano naiibisan ng init ng aking mga aso. Ayun o. Kasi andito silang lahat guys eh. Wala naman silang gagalawan eh. Ayaw ko naman silang pababain kasi hindi naman sa pagmamasilan. Siyempre, alam mo naman ngayon, may COVID, diba? Hindi ko sabihin na wala na yata, kasi wala na naman kasi mga tao, pero meron pa daw eh. Tapos, sa baba, maraming mga nagpapakawala ng aso, may mga tali sa daan, mga ihi. Ayoko silang iwawok doon na pag-uwi dito, marami sila. Siyempre, lilinisin ko na naman. Eh, kung katulad nitong makulimlim, tapos, ang dami-dami yung mga dumi-dumi doon. Ay, wag na. Dito na lang sila magtakbuhan. Dito na lang kami magkwentuhan, magbanding. Di ba, Punggok? Yan. Kahit na punong inip na yan si Punggok. Magbabanding na lang kami. Dinadala ko sila sa isang lugar. Ayun, ipapawak ko lang sila doon. Tapos lilinisin ko pagbalik. Ayan. Kaya pag ganyan-ganyan lang sila, pag may dadaan sa bahay namin, sila ay nai-excite pa. Akala nila dito sa amin ang uwi. Hindi nila alam na wala pa ang ate nila kasi nasa labas. So, abangers sila guys. Ganyan sila o. Oh. Abangers. Basta gumalaw yung gate sa baba. Excited na yan. Hindi na nga nakakain yung mga yan na naman eh. Sa sobrang, ano eh. Hindi nila namalaya na tinakasan sila ng ate niya eh. Ayan o. Oh. Parang andulungkot na naman nila. Punggok, baba na dyan. Mamaya pa ang ate. Punggok! Baba na dyan. Gagalitin mo na naman ako. Ayan guys, ganyan lang sila.
paglalakasan ko yung boses ko, ba, susunod na yan sila. Pero pag feeling nila, nagbibiro lang ako, hindi alam nila yun. Pero hindi ko sila pinapalo, guys. Kahit anong galit ko, hindi ako namamalo. Sigaw-sigaw lang, maingay lang ang bibig ko. Kaya siguro, ano, ito si Haba, nagmana na yan sa akin. Andi ka hulyan lagi. Habang bang! Antok na ikaw? Oo, oh, antok ang habang bang. Inay ko po. Huwag mo kong tatalo na nahin dyan ako si ate. Ayan, tingnan mo. Oh, wala si ate. Iniwan ka. Ah, iniwan ka. Ayoko maglaro. Ayoko maglaro. Baba dyan. Ayoko maglaro. Bahala ka. Hintayin mo si ate. Ayun. Tapos guys, pansin ko lang ha, pag may kumahol na isa, parang nagsusumbong doon sa isa na kung ano man. Oh, may parating. Ayun, lahat sila magsisigawan na, magkakahulan na yan. Ayan, lalo na yan si Choco. Intrimitida yan. Pabida yan lagi. Nauna-una pang kumahol yan, kala mo siya ang pinakamalaki. Pero pag nasa labas yan, laging bahagang bunto, takot sa mga kasalubong. Ang aso pala guys, nagbabago din habang lumalaki. Kasi si Choco, dati hindi namimili yan. Siguro nagaya na dito sa mga kapatid niya na galit sa ibang tao pag may papasok dito. Kaya nagaya na rin niya. Namimili na rin siya. Pag makakita siya ng ibang tao, kinakahon na rin niya. Yan. O diba guys? Ang lamig ng paligid namin, presko. Kasi nga gawa ng basahan. Minsan nga yung likod ng electric pan, nilalagyan ko kaya ng basang basahan. Eh. O diba? Para-paraan lang. Huwag tayong magmaktol na tayo ay walang aircon. Maging masaya pa rin tayo na tayo ay nakabili na ang electric fan. Diba? O, kung wala man tayong electric fan, buksan natin yung mga bintana lahat. Ayan, o, presko yan. Diba? Eh, huwag nating isipin na bakit yung iba nakakabili ng aircon, centralize ang aircon. Huwag ganun, kasi tulad ng daliri natin, hindi pare-pareho. Darating ang araw, makakabili rin tayo, tsaga-tsaga lang. So, ayan. O, diba? Masaya naman ang aking mga alaga. Sobrang saya nila, oh. Lagi silang abaho sa kabilang ate. May nilakad kasi ang ate namin ngayon. Para sa aming mga future. Kaya, ayan. Kami, guys, pag kulang talaga kami dito at alam nilang kulang kami, alam na alam nila yon. Ganyan sila, oh. Lahat sila nakatingin lagi sa pintuan. Hanggang gabi yan, guys. Hindi yan sila aalis dyan. Aalis lang sila dyan pag medyo kumalamang dyan nila. Minsan ang hirap pang tawagin. Parang feeling nila, bakit kaya kulang kami? Bakit wala ka si ate? Ganun din pag ako wala, kwento ng anak ko. Lagi rin sila dyan sa may pintuan. Yan. Tsaka alam pati nila yung amoy. Kunyari, nasa may kanto pa lang yung anak ko. Alam na nila, excited sila. Pabalik-balik na sila dyan. Parang sinasabi lang dyan na si ate. Ang lakas ng pangamoy nila eh. So, ayan guys, na-share ko na sa inyo yung aking basahan. So, hanggang dito na lang. Bye-bye. Love you guys.